istatwa ito. Hindi ng bayani, kung hindi ng isang hayop na sa unang tingin ay iisipin mo, kangaroo. Ito ang mga amazing features tungkol sa Cebu dito sa Amazing Earth. Ang nakasisindak na Sigbin may sariling estatwa sa Cebu. Tara, samahan niyo akong alamin kung bakit ito tinayo. Exactly a year ago, tinupok ng bushfires ang napakalaking bahagi ng Australia. Umabot sa mahigit 18 milyong hektarya ang nasunog sa itinuturing na worst bushfire in Australian history. Pero dahil sa nangyari, may higit sa 1 bilyong animals daw ang naapektuhan ng sunog, kabilang na ang mga kangaroo, ang national animal ng Australia. Dito sa Pilipinas, walang kangaroo. Pero sa bayan ng Santander sa lalawigan ng Cebu, may isang landmark sa park na dinudumog ng mga tao na mamasyal dito. Istatwa ito, hindi ng bayani, kung hindi ng isang hayop na sa unang tingin ay iisipin mo, kangaroo. Pero ayon sa mga taga Santander, hindi ito kangaroo, kung hindi sigbin. Kapag pumunta ka sa bundok at may, hindi ka nagdala ng bawang or asin, ikaw ay kakagati ng isang sigbin. This is the artist impression of the sigbin. Itinayo to dito noong taon 1993 because nandito daw nung panahon na yon, this was a talahiban. At dito daw maraming natitikman ng sigbin. Ayon sa librong 101 Kagilagilalas na Nilalang, ang sigbin ay mukhang kambing na walang sugat. Pero may malaking tenga. At ang katawan nito ay tulad ng sa kangaroo. Maikli ang paa sa harap at may buntot na pwedeng ihampas na parang latigo. Kinatatakutan ng sigbin dahil pinaniniwala ang umiinom ito ng dugo ng tao sa pamamagitan ng pagsipsip sa anino ng kanilang biktima. Nitong Pebrero na, ayon sa news report ng One Mindanao ng GMA Regional TV, may lalaking inatake raw ng sigbin sa barangay Santa Cruz, Davao del Sur. Ngayon, lagamay daw ka ng pangunahan. Kaya ba? Tataon mo, Iro? Murag di to, Iro? Iro lang sa mong tanong. Iro sa mong paglantaw, pero tao yun siya. May mga tao rin daw na naniniwala sa swerteng dala ng sigbin. Ang tawag sa kanila ay sigbinan, mayayaman at makapangyarihang pamilya na nag-aalaga raw ng sigbin. Sa malalaking tapayan daw ng mga ito, nagtatago ang kinatatakutang nila lang. May alaga ka rin naman sigbin, makakapunta ka raw ng iba't ibang lugar o kung saan na nais mong gusto. Sa kasabi daw ng mga matatanda sa amin noon, na pag meron kang sigbin, matagal ka daw mamamatay. Itinayo ang statwa sa lugar kung saan madalas daw lumalabas noon ang sigbin. Ngayon, isa na itong agaw pansing landmark sa Sanayon site. Mula rito tanaw ang mga isla ng Bohol, Sikihor, Sumilon at Negros. At hindi lang ito ang magandang tanawin sa Santander. Naririnig ko lang na mayroong sigbin pero hindi ko nakita. Kaya hindi ako naniwala na mayroong sigbin dito sa Santander. Ang usap-usapan noon ng mga ancestors namin na yung lugar na yon ay maraming sigbin. Pero ngayon po, alam na namin na ang sigbin ay hindi existing dito sa Santander. Myth lang yon. Ang estatwa ng sigbin ay isa lang patunay na dito sa Santander, payaman sa kwentong bayan ang kanilang kultura. Singyaman ng likas na ganda ng kanilang bayan na pwedeng ipagmayabang sa buong mundo.
Kaya sa mga kapuso nating on the go, tutukan nyo ang live stream ng ating programa sa official accounts ng GMA Network, pati na rin sa YouTube at Facebook. At mag-comment din kayo ha, sa ating mga kwentong amazing. Viernes, 9:35 p.m.